Hindi siya yun nga no, nagpapasalamat talaga ako at ako lang, ewan ko, hindi ko alam kung paano ako, kumbaga hindi ako magsasawang magpasalamat at pinagbigyan mo ako sa pagkakataon na to Ah, na alam sana kong Bungo maraming TV. nasa Ano tayo? Peace tayo, Bungo TV. Napaliwanag ko sa iyo yung ano ko. Yan, inarap na kita. Kaya hindi na ako nagpaano diyan sa Gusante kasi yung inano kong content na dalawa totoo, pero yung the rest medyo ano na tayo doon. Kaya kita mo ko din ako nagaano. Okay. Yan, ito mo na delete mo din. Kasi bastos 'yun. Bastos 'yun kung content creator ka, gusto mong tularan ka ng iba. Huwag kang magpo-post na ganun. Yung sa 7-Eleven, sa, sabi na, sa Starbucks ba yun na pag-asat na pagtatawanan mo ako? Mali yun. Okay? Pwede ka pa makasuhan dun. Okay. Ayun lang, basta ganun sa bagay na yan kasi walang bagay, tanda po natin, walang bagay na hindi naayos sa mabuting usapan, nagbibigay tayo ng palitan ng kung ano yung tama at ano yung mali, na pwedeng yung mali ay tama na at yung kumbaga yung tama ay manatiling tama. So tama lang po 'yon na kumbaga narito para ayusin. Actually sa totoo lang po no Sir Osim, may okasyon po talaga kasi itong mga kamag-anak ni Diwata. Kung Naintindihan ko narinig yan, niyo yung naintindihan ko sounds yan. sa no, may narinig niyo yung sounds eh talagang ano. Oh, nandiyan din yung mga opisyal ng ano ng tawag dito ng Pasurubyo, mayor, vice mayor at mga konsehal ng bayan. So kapag dumarating kasi itong ano kamag-anak ni Mrs. ni Diwata, yung uncle niya, eh, ganyan po nangyayari. At the same time, pesta po kasi dito sa Pasurubyo, sa Rosie. Yan. Okay, sige, pwede na ba yun? Ayoko ng Hindi, ganyan na ganito na lang. nakakaramdam ako ng something, ano yung PC. Alin po? Hindi. May Alin gagawin po? pa kasi ako. Yun. Yun nga, no? Yun po, no? Police, sir, OC. Okay? Nasend na. Okay. Hindi, sir, OC, okay. Nandito ako. Mamamagitan ako at iayos natin yun kung ano yung mali at ano yung tama. No? Nandito ako. Okay? Ano lang, nag-iingat lang ako kasi ayoko ng gulo. Umiiwas ako. Kaya umiiwas ako sa ganyan kasi Hindi, ayoko ng gulo. Hindi na masyado wag tayo. walang Umiiwas ako. mangyayari actually walang mangyayaring gulo dito sir actually alam ko na mga binibigyan naman nila ng paggalang itong ano natin live na ito lalo na hin marami naman nakakabatid sa akin na kapag ako ay nakasuot ng ganitong eto na nakikita ng yung mga mata eh syempre hindi ito ano hindi ito para mag-away Kasi magagalit hindi ayun na para iayos lang ba't mo pinakakit yung inggitero na yan? Okay. Hello, magandang araw, magandang gabi. Ang sinabi mo kasi doon Hello. sa Starbucks, di ba? Oh. Sige. Alam mo bang mali ang ginagawa mo? Hindi, wait lang. Alam mo ba may ginawa ka rin mali sa akin? Anong ginawa ko sa iyong mali? Hindi nga kita kilala eh. Di ba? Talaga? Sure? Hindi kita Naalala mo yung kilala. reaction video mo? Naalala mo yung reaction video mo kay Kuya Red? Di ba nagpaparinig ka sa mga walang alam? Tama ako hindi? Yan kasi yung Mga content mo, di nagre-react. ba? Para umakot ng views. Sabi mo wala akong alam, di ba? Wala Tama? ka naman talagang alam sa spiritual. Okay, Kaya sige. nga Oh, sige. pinapaintindi namin. Okay, sige. Natatanggap ko yon na wala akong alam sa spiritual. Sige. Doon tayo Yes, sa eto scientific na. part. Okay, patuloy ko muna kay saglit. Sir Osi, Okay. para sa kaalaman mo, yun na nga, sabi mo nga, walang kaalaman si Sir Bungo sa spiritual, which is tama. Pero, binaririto ako at ginawa ako ni Sir Osi na maging consultant pagdating sa spiritual aspect. Para at least, Ang yan, natuto mali kasi malaman mo rin yan. ni Bungo TV,
pinapakialam niya yung spiritual, okay, hindi niya naman alam. O yun lang. Wait, wait lang. Anong spiritual ang pinakialaman ko? Bongo TV eh. Tingnan mo naman yung mga reaction mo sa mga... Ano nga, bigyan mga ina- mo specific. Kasi walang yung... spiritual sa napapanood ko eh. Ito, ganito na lang. Sinabi mo kanina, pwede akong pasuhan doon sa pag-post ko ng doon sa Starbucks. Anong kaso? Kaparehas din to ni Nico David eh. Anong kaso? May libelous ba ako sinabi no nasa Starbucks ako? Hmm. Alam mo ba, oh, TV? Kung wala ka talaga tinatago, pakita mo yung mukha mo. Hindi. Bakit? Nasa mukha ko ba yung katotohanan? Malaki ang inggit, ba, malaki ang inggit mo kasi kay Jade Martin, marami akong guest kay Jade Martin na pumanaw na mabait si Jade Martin. Ikaw kasi, kulang ka sa, ano, sa views, ganyan. Kaya manahimik ka na lang at respeto mo na lang yung spiritual. Okay, respeto mo na lang. Oh, nagpaparami ka kasi ng views. Okay, respeto mo lang kasi iba bumalik. Iba ang bumalik ang spiritual. Huwag naman sana na kulamin ka. Huwag naman sana. Kasi ako nagpapaalala sa iyo, iba ang spiritual sa debunker na normal na alitan. Iba ang alitan sa spiritual. Okay, naiintindihan ko po yan. So ang sabi mo, nagpapataas ako ng views, tama? Totoo naman, o, di ba? Sinabi mo. O, di ba? Tumataas ang views ko, hindi. Tumataas, siyempre. Gumagamit ka ng ano eh. Diba? Hindi ba, wait lang, hindi ba mas magandang, mas effective pampataas ng views kung pupurihin ko yung maraming subscribers para gustuhin ako? Pinori mo ba kami? Siniraan mo pa nga ka, pinagtawanan mo pa eh. Kaya, siniraan, ano yung sinira ko? Ano yung sinira mo? Baka may blood ka, ingat ka. Ano yung sinira ko? Easy ka lang. Hindi ako nga, sinira ko. Ano nga sinira ko? Tatanungin ko, baka hindi ko alam na nanira ako. Alam ng tao yan. Alam ng tao yan. Ano nga yun? Hindi, sinabi mo, basta sinabi mo, dapat alam mo, maestro ka, di ba? Yung... Ano yung sinira ko? Yung vlog ko. Katulad ng? Yung vlog ko na nag-ano ako, nagmutiyahan ako. Nagmutiyahan ka. May sinasabi ka dun eh, EMF meter eh. Sabi mo, ang meaning ng EMF meter? Electromagnetic. Electromagnetic? Frequency. Frequency? Sure ka? Sige. Field. Sure ka? Ba't binago mo? Alam mo ba mo, TV? Wala ka kasi sa spiritual. Kita mo, men, di ba? Okay. Hindi ang EMF ba spiritual yon? Scientific yon. Hindi mo nga alam yun eh. Nagkiklaim ka na eksperto ka, pero hindi mo alam. Okay. Ako sasagot dyan, ha? Okay. Nabitag tayo dito, iwaga ng karunungan. Nabitag tayo dito. Hindi. Hindi ako mananalo dyan kasi sanay. Hindi, sabi mo, spiritual guru ka eh. Kaya sumagot ka sa tanong, gusto ko matuto galing sa'yo eh. Diyos na ang bahala sa'yo. Spiritual guru ka, di ba? Diyos na ang bahala sa'yo. Wala na akong dapat isabihin. Spiritual guru ka. Ang sabi mo, yung bola na umiilaw, di ba, sabi mo, doon sa reaction video mo kay Beams Ghost TV, ang nagpapagalaw daw EMF meter, tama o hindi? EMF ka mo ang nagpapagalaw doon? Doon sa umiilaw na bola? Kasi nirakam mo si Bimby, di ba? At sabi mo pa doon sa reaction video, itataya mo ang pangalan mo kay Bimby. Tama o hindi? Sino sa atin ngayon ang walang nalalaman? Maestro ka, di ba? Sabi mo, paranormal expert ka pa. Naka-note lahat yung timestamp do sa video mo. Anong mission mo? Kaya, tinatanong ko sa'yo. Gusto kong matuto galing sa'yo eh. Hindi naman sa gayong pamamaraan. Wait lang. Ang nagpapagalaw ba do sa bola? Ang nagpapagalaw sa bola ay yung mukhang bolang ulo mo. Okay? Kaya manahimik ka na kasi wala ka dito wala, eh. Wala, diba? Asungot ka lang dito. Next. Hindi, spiritual tayo. Ikaw, Bungo TV. Hindi. Wala doon ka na lang sa iba. Doon ako sa ano? Doon ako sa scientific na naiintindihan ko. Malay ko lang. Pagka-spiritual, tatanong ko kay Sir Hiwaga kapag hindi ko alam. Diyan mo siya tanong eh. Sa akin kasi hindi ka naniniwala eh. Kahit anong sabihin ko, basa ko pagkatao mo. Basa ko pagkatao mo, men. Irespeto mo na lang ang...
Di ba? Irerespeto ko ayoko sinungaling? Ayoko nga ng gulo. Irerespeto ko sinungaling? O sige, oh, bala sa buhay mo. Kung ano yung gusto mo sa buhay mo, good luck. Hindi, ito na lang. Tatanungin ko, naniniwala ka ba sa duwende ni, ano, ni Blinks Ghost TV? Hindi. Oh. Hindi. Nag-react ba ako? Bakit sinabi mo itataya mo pangalan mo? Legit ka mo si Beams Ghost TV. Sabi mo sa reaction video mo. Ano kasi buong TV na to? No. Ay, nako. Nanluloko ka ng tao nun o hindi? O, sige. Kung anong gusto mong sabihin dyan, bahala ka. Darating din naman ang oras na papanaw tayong lahat. Ako, wala akong ginagawang mali. Ikaw, may mali kang ginagawa, mo? Tol. Ano ang maling ginagawa ko? Ang laki ng inggit mo, tol. Ang laki ng inggit mo dahil konti ang views mo. Sabi mo, bakit? Mali ba yung konti ang views? Ang tinatanong ko, ano yung maling ginagawa? Bakit? Bakit? Mali ba yung ginagawa mo? Mali naman lahat yan eh. Nabubulol ka, diba? Ano yung mali? Ano yung mali na ginagawa ko? Iwaga at karunungan, bakit mo pinakit yan? Oh. Hindi, ayan ang inaasahan ko eh. Hindi, ganito. Hindi, ganito, 'di ba? Sabi ko nga sa iyo, Sir Ossie, para para maging maayos na kung ano 'yung tama at kung ano 'yung mali. Pwede mo sabihin, okay, ganito, ito nga 'yung sinasabi ko, Sir Ossie. Pwede natin sabihin, pwede mo sabihin, Ossie. Eh, hindi na nakikinig. Pwede naman diyan. Hindi nakikinig. Ngayon, sumagot eh. Oo, ka mananapak. Mananapak ka eh. Isika lang. Isika lang. Hindi, yan. Kumbaga, ano lang, being a professional. Being professional tayo na, no. Iwaga at karunungan, ito na inaasahan ko. Ang sabi ni... Panalo na kayo. Okay. Panalo na kayo, sige. Yung mga legit. Sabi niya, nire-respeto niya daw yung mga legit. Pero naniniwala siya kay Beams Ghost TV na peke. Tanungin mo ko kung paano naging peke. Isusupalpal ko sa pagmumukha mo kung paano naging peke si Beams Ghost TV. Nako, pa nagkita tayo, malaramdam mo ng presensya na hinahanap mo. O sige, iparamdam mo sa akin ngayon. Asan ka? Saan ba address mo? Pagbibigyan kita ng mga himala, magdadala ako pasyente. Papatunayan ko sa iyo kung ano yung mga ano ko. Kapangyarihan na binigay sa akin ng Diyos. Hindi, okay. Wala akong pakialam sa kapangyarihan mo. Ang pinapakialaman ko, yung reaction video. Gusto mo, subukan ko na lang. Kay Bimbi, ang pinapakialaman ko, Maestro Ozzy. Takot ka na eh. Takot ka na niyan. Matakot-takot! Pag nagalit ang mga gabay ko niyan, paparusahan ka ng Diyos dahil manggagamot, hindi mo nire-respeto. Kapangyarihan mo ba, tinatanong ko sa'yo? Kapangyarihan mo ba, tinatanong ko sa'yo? Tanggalin mo muna yung ulo, ulo ba yan o kamatis? Tanggalin mo muna yan. Nabubulol ka. Tanggalin, natural lang sa akin yan eh. Ang tanong ko, tanggap po sarili ko eh. Ikaw hindi mo tanggap sarili mo kasi yung bungo mo, tanggalin mo, Undertaker ka pa, hindi ka naman siya Undertaker. Diba? Undertaker? Pangit ka kasi eh. Pangit ka. Diba? Ganyan ang argumento niyan, pangit. Baka yung para ko yung pagbumukha ko sa'yo, malaman ng tao sino yung pangit. Ipakita mo! Diba? Ipakita mo! Kasakyan lang ito, tol. Kasi diba? Show mo yan eh. Show mo yan na dumami views mo. Papatulang diba? Kita, sige. Sasakyan lang kita. Nalalayo tayo, Sir Hiwagay. Nalalayo tayo dito. Ang tanong ko, kapangyarihan ba ni Maestro Ozzy yung tinatanong ko? Oo, hindi. Ano, Iwaga? Bilang... Masaya na kayo dito. Masaya na kayo. Hindi, tinatanong ka nga eh. Gusto nga namin malaman dahil dalawang page ang nilistak sa mga sinabi mo. Wala nga akong diba? Time dyan. Okay, wala akong time dyan. Ano wala kang time? Umakyat ka dito. Maestro kami. Maestro oy, bungo. Ka. Teacher hindi ka. Hindi ka imbitado dito. Hindi ka imbitado ano, dito, bungo. Ikaw ba ang may-ari ng channel para sabihin mo hindi ako imbitado? Okay, ako na lang aalis. Ikaw na lang si Pungo. Ay, hindi. Bakit okay. Huwag ka aalis? O sige, iba na lang magtanong. Dahil hindi kayang sagutin yung Maestro Ozzy, iba na lang. Alam ng Diyos yan. Marami akong natulungan na tao. Po. Ikaw, wala ka natulungan. Wala ka natulungan din. Bakit ang ulo ka sa ekonomiya? Pag kami wala ka natulungan. Wala ka natulungan. Naninira ka, nagdedebang ka. Kapag may nakipakita ako na itulungan ko. Dapat i-block yan sa YouTube. Ano yung content mo. Ano sinira ko? God bless all. Iwag ka karunungan. Pasensya na. Malaki ang galit sa puso niya. Pasensya na po, alis na ako. Anong sinasabi kong paninira? I'm so sorry, Sir Hiwaga at Karunungan. Kasi inumpisahan niya ako doon sa Starbucks eh.
May kaso daw sa akin. Tinatanong ko sa kanya, anong kaso? Wala naman libelous na sinabi doon. Diba? Mas kabastusan nga yung magpaparinig ka sa nagre-react na hindi mo sabihin ko anong pangalan eh. Diba? Pero for the sake of ano, buburahin ko yun, Maestro Ozzy. Maraming salamat po sa riwagi at karunungan. Bye-bye. Okay. Thank you, thank you, thank you. Yan. Hello, magandang araw mga kababayan. Post-mortem examination tayo nung nangyari kagabi. Unang-una po sa lahat, humihingi po ako ng paumanhin kay Sir Hiwaga at Karunungan doon sa nangyari. Diba? Ang plano ko lang naman po talaga kagabi ay magkaroon ng healthy talakayan. Kaya lang, alam mo naman, yung ating katunggali ba? Or yung ating kaibigan, si Maestro Ozzy, ay binabanata na ako nasa baba. Tapos sasabihin niya pa ngayon, nakausap na kita, nakaharap na kita, ha? Ganyan-ganyan. Hindi mo pa ako nakakaharap, men, eh. Diba? Then may sinasabi siya na yung tungkol dun sa Starbucks, yung ginawa ko sa kanya, yung tinatawan-tawanan ko. Man, nangyayari naman yung ganon, kahit nga sa Showtime, di ba, nangyayari yun. Wala namang disrespect dun eh. Di ba? Kasi nga, nagre-request ako sa'yo na harapin mo ko, hindi mo ko hinaharap. So, ginawa ko naman na... Gumawa naman ako ng paraan para maging funny, pero I'm so sorry if na-offend ka, 'di ba? Hindi mo nagustuhan yung ano, pero kung sasabihin mo na nabastos ka doon, 'di ba? Sinabi ko naman sa iyo ng harapan na may reasons ako kung bakit ko nagawa 'yon. 'Di ba? Pero I'm so sorry if na-offend ka doon sa Starbucks video na for the sake na ano, binura ko na 'yon. Diba? Para wala ka nang alalahanin. Kasi nung una, nung nagre-react ka kay Kuya Red, tinira mo kaming mga reactionist eh. Nang hindi mo pa kami naiintindihan. Diba? Naiinis ka dun sa mga... Ang description mo dun sa ano ni Kuya Red, dun sa reaction video ni Kuya Red, yung pinagtatawanan ng mga wala naman daw alam. Diba? Man... Kami, ako particularly ako, aminado ako na wala naman akong alam sa spiritual stuffs, di ba? Ang patunay dyan, sa tuwing magtatanong ako, lalo na sa mga lana-lana, yung mga duwende-duwende, spirito-spirito, kay Sir Hiwaga ako tumatakbo. Kasi maybe, inisip ko din naman, maybe... Baka mamaya mukha lang peke para sa akin. Tapos yung pala, totoo pala yun. Kasi kung tatanungin nyo ako, kung totoo ba yung mga duwende-duwende na yan, yung mga... Sa multo, 100%, naniniwala akong totoo. Well, that's me, ano? Pero paulit-ulit ko sasabihin sa inyo kung totoo yung aswang, yung duwende, at ano. Ang kaya nga sasagutin ko sa inyo, hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala naman akong pagbabatayan kung totoo yung mga aswang, mga duwende, mga engkanto na yan eh. Kasi wala ako experience dyan eh. Doon sa multo, oo. Ewan ko kung nagiging bias ako kasi talagang nung bata ako, nakaranas talaga ako nyan. Sa multo. Diba? Doon sa lumang bahay namin. Pero yung mga engkanto, hindi ko alam. Ayokong magsabi na hindi totoo. Baka mamaya paglabas ko dito sa bahay, may magpakita sa akin duwende. E di, babawiin ko yung sinabi ko sa inyo na hindi totoo. Ang sinasabi ko hindi totoo, yung mga videos na nire-reakan ko. Diba? At hanggat maaari, na-explain ko naman kung bakit peke yung nasasabi ko. O ano explanation mo? Paharapin nyo kasi yung sinasabihan kong peke. Yan ang nagiging hirap eh. Si Sir Hiwaga, umaakyat sa akin. Tinatanong ko, sumasagot naman si Sir Hiwaga. Diba? Maybe kasi, diba, may mga bagay kasi na kinabubisitan ako pagka ang topic ay yung spiritual na yan. Diba?
pag may na may na-debunk kang ano, ang laging ganito yung number one accusations eh. Pag may na-debunk kang peking ano, ghost hunter or spiritual quote unquote expert, ang unang assume nila hindi ka na agad naniniwala sa spiritual world. No! Kailangan ko ba bang paulit-ulitin na ang dinidibang ko lang ay yung video pero hindi ang spiritual world? Kasi sa sobrang narcissistic nyo, alam nyo ba ang ibig sabihin narcissistic? Diba? Alam nyo ba ang meaning ng narcissistic? Ang narcissistic na tao, yung ang taas-taas ang tingin niya sa sarili niya, yung ito, bibigyan ko kayo na example ha. Kaya kahit kailan hindi maganda ang maging narcissistic talaga eh. Kasi lalamunin mo yan men eh, pagka halimbawa nagkasubukan na. Hindi mo mapapanindigan yung ano eh, yung narcissist. Kasi ang term na narcissistic kasi, ito meaning nga, para may standard meaning tayo, narcissistic. Narcissistic. Ano ba meaning na narcissistic? Narcissistic personality disorder is a mental health condition in which people have an unreasonably high sense of their own importance. Ang taas ang tingin nila sa sarili nila. 'Di ba? They need and seek too much attention and want people to admire them. People with this disorder may lack the ability to understand or care about the feelings of others. Basta sila yung nanggaling kasi yung term na yan sa ano eh. Alam niyo yung Greek character na si Narcissus. Yung pag nung tiningnan niya yung reflection niya sa tubig na in love siya. Kasi nga 'di ba? At yung mga example ano, ito naman sa public na masabihin na naman ginagamit na naman yung ibang tao. Pero para maintindihan nyo, sa public kasi ito yung mga pinagdadaldal ni Maestro Ozzy. 'Di ba? O pakinggan niyo to ha. Ipapakita o tingnan natin ang magiging ano yung nga ba yung isang ano nga ba yung magiging reaction ng isang faith healer o albularyo o spiritual guru, spiritual teacher o spiritual master sa pag-exploration ni Kuya Beams Ghost TV. Diba? Sinasabi mo kasi spiritual guru ka, spiritual master. Magre-react ang spiritual guru at spiritual master kay Beams Ghost TV. Diba? Then kalaunan nung tinatanong ka ni Sir Hiwaga, bigla mong pinagkanulo yung mga ghost hunter. Diba? Tinanong kita, ano, naniniwala ka budo sa duwende ni Beams Ghost TV, tinanggi mo sa akin. Pero ang nakalagay dito, itataya mo yung buhay mo sa, ano. Tinan mo ha, saan ba dito yun? Ito yung sinabi mo. Man. Kaya napaka-risky at respeto sa mataas ang respeto ko sa mga tunay o lehitimong nag-ghost hunting. Mataas ang respeto ko sa mga tunay at lehitimo. So, ito ang masasabi ko, itong vlog niya na to, explore na to ay legit. Tunay to. Legit. Tunay to. Itataya pangalan ko. Itataya ko pangalan ko dito. Dito sa ano na to. 'Di ba? Itataya mo yung pangalan mo. Kasi legit na legit ka mo si Bimbi. 'Di ba? Pero spiritual, dun kasi nagkakaroon ng conflict eh. Alam mo, Maestro Ozzy, yung talent mo naman dyan sa spiritual, hindi ko naman masasabi kung totoo yan o hindi. Kasi hindi ko nga alam yan eh. Pero dun ako sa, dun sa kaya kong abutin. Kasi nung una, nagsalpukan na kayo ni Sir Hiwaga. Tama ba Sir Hiwaga yung term ko? Sorry ha. Hindi, feeling ko, de, kay Sir Hiwaga kasi, hinahanap niya rin naman yung katotohanan si Sir Hiwaga, 'di ba? Para sa akin as an audience kasi, nagkaroon sa spiritual side ng ano na to, ng talakayan kasi kagabi. Nagkaroon na kayo ng ano doon eh. Match na kayong dalawa ni Sir Hiwaga doon eh. Dahil parehas kayong may nalalaman sa spiritual aspect ng pag-ghost hunting.
'Di ba? Ako nung kinausap kita eh doon lang sa part na naaabot ng ano, naaabot ng ordinaryong tao. Kaya nga 'di ba 'yung sinasabi mo sa akin yung kapangyarihan ko, nilalayo kita doon dahil hindi ko naman alam kung may kapangyarihan ka talaga o wala eh. 'Di ba? Doon lang tayo nag-uusap doon sa mga mali-mali mong ano, mali-mali mong pinagsasabi dahil sinabi mo dito unang-una. Magre-react po tayo sa ating kapwa tumatak sa alim sa pag-spiritual, so iba naman ang kanyang profesyon. O siya ay profession pa ka mo ang sabi mo. Isang paranormal activities o paranormal o ghost hunting o ghost hunter, biasa sa paranormal. O biasa daw ka mo sa paranormal, si Bimbi, sabi mo dito. Actually, nakakahiya pang ang part dito, Maestro Ozzy. Maestro ka, guru. Mali-mali ang grammar mo eh. Don't get me wrong ha, ako mali-mali din ang grammar ko. Hindi naman, pero when you, pinoproclaim mo ang sarili mo na isa kang guru at isang master, bagamat hindi ko naman sinasabi maging perfecto ka, dapat yung sinasabi mo, kahit papaano, walang flow na makikita sa'yo. Diba? Lalo na sa pagdating sa ganyan, yung sinasabi mong siya ay anong sabi mo dito? Activities o paranormal o siya ay isang paranormal activities o paranormal, paranormal o ghost hunter. Siya daw ay isang paranormal activities at isang hunting, o ghost hunter, biasa siya. Pero yung ghost hunting kinorek mo, 'di ba? I mean, 'di ba yung mga maliliit na bagay na ganyan, unang-una halatang hindi mo alam yung sinasabi mo. 'Di ba? Kaya nga may intindihan ko dito kung hindi ka nag pinoproclaim mo ka kasing expert ka eh. Doon tayo nagkaroon ng problema. So dahil expert ka, ang inaasahan lang sa iyo minimal na pagkakamali lang. 'Di ba? Halimbawa, namali mo kung anong pangalan ni Bimbi. Natawag mo siyang Kuya Red. Ay sorry. Bims Ghost TV pala. Minimal na pagkakamali lang 'yon. Pero pag dinidescribe mo ang isang tao bilang ikaw ay isang guru, spiritual guru at spiritual paranormal expert, tapos mali-mali pa na sa pag-spiritual, so iba naman ang kanyang profesyon. Oh. O siya ay isang paranormal activities o paranormal. Oh. Isa siyang paranormal activities. Ano 'yun, men? 'Di ba? Pero alam mo, Maestro Ozzy, kung hindi ka nagpoproklama na isa kang palulusutin ko to lahat eh. Dahil lahat naman tayo, kasi anong nangyayari, hindi kita ka-level. Mas mataas ang level mo sa akin. Kasi isa kang maestro eh. Nandito kami sa baba oh. Tapos ang nangyayari, mali-mali pa yung sinasabi mo dyan sa taas. Siyempre kami, masakit sa pandinig namin yung sinasabi mo at siguro naman kahit papaano may nalalaman kaming konti, hindi kasing dami ng nalalaman mo. Medyo parang anong paranormal activities? 'Di ba? May tao bang tinatawag na paranormal activities? Hindi kasi parang ang nangyayari kasi sa mga 'to, parang sanay kang maging tanga yung nakikinig sa iyo eh. Sa totoo lang, Sir Maestro Ozzy, yun ang tingin ko, sanay kang mga tanga yung nakikinig sa'yo. Kaya tuloy, nung hindi ko sinasabi matalino ako ha, di ba? Ang dami rin akong kabubuhan na ginawa sa buhay, di ba? Pero pagka halimbawa may nag humarap sa'yo na naghahanap ng katotohanan at parang invalid yung mga pinagsasabi mo, doon ka na nagka-crumble down. Kasi sanay na sanay kayo, di ba magkakaramay kayo nila Baby Boss, nila Ghost Hunter 88, nila Bimbi, 'di ba? Nagsusuportahan kayo, 'di ba? Support idol, 'di ba? Support idol. 'Di ba? Kaya kasi kayo yung samahan nyo, ay consider it samahan na kasi 'di ba magkakasama naman kayo. Sanay kasi kayo ng mga bobot tanga yung kausap nyo. 'Di ba? Ako, bagamat hindi ako matalino, hirap na hirap ako mag-vlog. Alam mo kung bakit? Matatalino yung mga viewers ko. Dumadating ang time na naki-question nila yung sinasabi ko. 'Di ba? Inukulam na yata ako ng Maestro Ozzy. 'Di ba? Dumadating ang time na minsan may nasasabi ako na hindi sila agree. 'Di ba?
At I can't deny the fact na may point sila. Yun ang mahirap, yun ang mahirap sa part ko. Yung mga viewers ko nag-iisip. 'Di ba? Maraming patunay yan, wala na lang akong maibigay na example. Hindi, si ano, si wala ako, sorry ha, kung paulit-ulit binibigyan ko ng example. Andyan sila Dennis Rongman. Kaya lang iba na yata yung pangalan ni Dennis Rongman TV. Andyan yung... Kaya lang true PM nila ako kinokorek eh. Pero mas maganda korekin nyo ako sa comment section. Diba? Para makita naman nila na matalino kayo. Ayokong maging bias. Kung mali talaga ako, mali ako. Anong gagawin ko? Kaya lang, syempre, kapag sinabi nyo mali ako, hanggat maaari, ilalaban ko na tama ako dahil alam ko na tama ako eh. Pero... dadating ang time. Katulad ng Yero. Diba? Pinagtawanan ko yung Yero na, yung presyo ni Bimby sa Yero na 500 pesos. Tapos may nag-correct sa akin sa PM na hindi bungo, ano talaga, umaabot talaga ng 500 pesos ang isang Yero. Diba? Wala akong magagawa dun. Ni-research ko. Talagang ano, talagang 500 pesos naman talaga yung Yero. Eh di binawi ko. Anong gagawin ko? Mali ako eh. Pero pag yung ang pangongorek sa akin ay pumunta ka doon eh ka, para malaman mo kung totoo. Yung pag-correct ng bobo, 'di ba? Hindi ah, totoo naman sinabi ni Ma'am Gwen na wala naman talagang bobo. Kaya lang syempre expression 'yun eh. 'Di ba? Kapag sinabing bobo, hindi naman ano 'yun eh. I hope you get my point mga men, 'di ba? Kasi ang bottom line lang naman dito, kaya ganito ka-reckless tong mga katulad ni Maestro Ozzy. Sanay kasi silang bobo yung nanonood sa kanila. 'Di ba? Then 'di ba, may mga eksperto ka kama. Ito pakinggan nga natin. O ghost hunting, o ghost hunter, biasa sa paranormal, expert siya kung tawagin. Or ghost hunting, o ghost hunter kung tawagin. Ito, panoodin natin, ayaan nyo po ako sabay-sabay natin panoodin ang vlog ni Kuya Beams Ghost TV at ito, ipapakita. Meron ka pang sinabi na isa eh, na lahat parang ang sinabi mo dun sa video na yon, lahat na lang inano mo, kinuha mo, di ba? Tama. Pakita, o. Tingnan natin ang magiging, ano yung nga ba yung isang, ano nga ba yung magiging reaction ng isang faith healer o albularyo o spiritual guru, spiritual teacher o spiritual master, diba? spiritual teacher sa exploration ni Kuya Beams Ghost TV. Okay? Ito, ipa... Diba? Yan, ganyan kataas ang tingin mo sa sarili mo, men. Di naman, kahit kailan kasi, ano to eh, hindi magiging... Dali lang ha. Tapos ito pa isa. Nung September... Ito yung gusto ko itanong sa iyo eh, yung tungkol sa motion ball eh. Pero mali yung tanong ko pala sa iyo kagabi. Ang sabi mo kasi dito, pakinggan natin. Kung paano mo rin ako nagkamali sa tanong ko sa iyo kagabi. Kung ikaw po yung bagong libeng noong September ay pailawin mo po ang bola po na nasa harapan ko. Sige po, pailawin mo. Huwag ka pong mahihiya. Pagalawin mo po. Alright, ito gagamitan niya ng device o kung tawagin EMF ano. Meron din ako nito yung umiilaw kapag ginawakan. Sensor to. EMF sensor to. Sabi mo EMF sensor. Yun na sabi mo kasi dun sa... Yung maano ng ano, kapag merong mga spirit kaya na kasi nilang magpagalaw sa pamagitan sa tulong ng gadget o device na pabilog na umiilaw at yung sa karalak kung malakas din ang nag-ghost hunting. Ano mo, 'di ba? Natataranta ka nga sa explanation mo dito eh. Ang sabi mo kasi dito, may sensor yung ano. Ang tinanong ko sa iyo kagabi, EMF ba ang nagpapagalaw? Mali ang tanong ko. Dapat pala ang tanong ko, EMF ba 'yung nagpapailaw? Kasi ang sabi mo, may EMF sensor yung ano eh, yung galawin mo. Eh. Huwag ka pong mahihiya. Pagalawin mo po. Alright, ito gagamitan niya ng device o kung tawagin EMF ano. Meron din ako nito yung umiilaw. Kung tawagin ka mo doon sa device na yun, yung bola na yun, EMF ano. Hindi mo pa nga tinuloy eh. 'Di ba? Pag ginawakan sensor to. Sensor ka mo. EMF sensor to yung maano nang
ano, kapag merong mga spirit, kaya na kasi nilang magpagalaw. Diba? Diba? Partially tama yung sinabi mo. Kasi motion ball yun, Min, eh. Pero yung sinabi mong EMF sensor yan, nakakasense ba ng EMF yung motion ball? Ipakita nga natin yung ano. Kaya, so, ang gusto ko sanang tanongin sa'yo kagabi, yung motion ball ba ay ano, EMF ba yung nagtitrigger na magpailaw sa motion ball? Kasi sinabi mo, ano eh, may sensor ka mo yung ano eh, yung, tama mo ha? Motion ball. Ito yun. Ganito kasi nangyayari. Yung mga common na ginagamit ng mga ghost hunters na device, nililabelan na as pang ghost hunting. Diba? Pero ano ba ang ano? Ano ba ang main purpose nito? Ito yun, oh. Ang sinabi kasi ni Maestro Ozzy, itong motion ball na to ay may EMF sensor. Doon pa nga lang maling-mali ka na, eh. Maestro ka pa naman, diba? Kaya nga dinadali kita sa ano, hindi kita dinadali doon para i-challenge yung spiritual ano mo, spiritual talent or spiritual something mo. Dinadali kita doon sa scientific side. Kasi doon sa spiritual aspeto, si Sir Hiwaga na yung bahala sa'yo doon. Kasi siya yung may nalalaman doon, eh. Pero pagdating dito, sinasabihan mo pa ako na walang alam. Diba? Tinanong kita kung ano meaning ng EMF. Ang sabi mo, electromagnetic frequency. Sabi ko, sure ka. Biglang binago mo, biglang ginawa mong field. Diba? Tapos, you are claiming to be an expert. Diba? Ito yung mga kababay, ito yung ginagamit ng motion ball na ginagamit ng mga ghost hunter. Tinan mo yung term niya, oh. Three pieces ghost hunting motion light up. Pero ang totoo, kaya itong bola na to, ano to, eh? Laruan to ng pets, eh. Ano yan? Toy yan ng mga pets, ng mga cats and dogs. Ang walang sensor ng EMF dyan. Ang ginagawa ng mga ano dyan, ginagalaw yan ng mga ano. Kasi nga, motion detected yung lights niya, eh. Yun lang ang nakakapagpailaw dyan. Yung ano, yung motion. Kaya nga motion ball, eh. Diba? Walang sensor ng EMF dyan. Dinesign yan para laruan ng mga pets natin. So, nagkaroon lang ng secondary purpose sa ghost hunting. Kasi nga, diba, ang mga multo, marunong silang magpagalaw ng object. At pag ginalaw nila yan, saka nila natin madidetect, oy, umilaw, gumalaw, ibig sabihin may gumalaw. It doesn't have to be electromagnetic field yung nagpagalaw. Kasi walang sensor yan, eh. Motion sensor ang meron dyan. Diba? O kita mo, pati yan, hindi mo alam, tapos sasabihin mo sa akin, wala akong alam. Na hindi ka nga nakasagot sa akin. Hindi ko pinagmamayabang yun, men, ha? Kasi iba naman yung minaster mo, eh. Diba? Naiintindihan ko naman na master ka dun sa mga ganyan. Pero huwag ka magkiklaim na eksperto ka. Kapag sinabi mo kasing eksperto, lahat ng may paranormal dun sa, ano, dun sa, lahat na may kinalaman sa paranormal, kahit pa paano, may alam ka at accurate yung nalalaman mo kung eksperto ka. Whether it is scientific or spiritual. Diba? Kasi kasama yan, men, eh. Ang the best niya, huwag ka mag-claim na eksperto ka kung hindi naman pala perfect yung nalalaman mo. I'm not saying na perfect na talagang tamang-tama ka, diba? At least kahit pa paano magkaroon ka man lang ng idea. Kung ano yung dinadaldal mo. Diba? See, ito pa yung gusto ko kay Sir Hiwaga, eh. Sinasabing talaga ni Sir Hiwaga kung hindi niya alam. Kasi may guest ako dito dati na nagtatanong din, paano pag maraming tao, saan po ba natutulog ang multo? Naalala mo ba yung Sir Hiwaga? Diba? Ang sinabi lang ni Sir Hiwaga, hindi ko pa nalalaman yung ganyang bagay. Diba? Kasi, di ba, mas magandang sagot na yon kaysa mag-imbento ka. Pero nabawasan ba yung credibility ni Sir Hiwaga? Hindi. Kasi nga, yung mundo ng paranormal, puno pa rin ng misteryo hanggang ngayon. Pero I considered si Sir Hiwaga, ano pa rin,
taas pa rin ang level ng nalalaman sa ano. Pero pag hindi ba nasagot ni Sir Hiwaga, do, yun ano na siya? Walang kwentang spiritista, tama ba yung term ko? Diba? Hindi nakukuha yun doon. Eh kung talagang mang walang nakakaalam eh. Diba? Pipili, ang nagiging problema sa atin minsan, pipilitin natin malaman yung bagay kahit wala naman talagang makukuhang data. 'Di ba? Katulad nung tanong na 'yon, halimbawa sa isang school, 'di ba? Pagkagabi, active yung mga multo. Pag sa umaga, hindi mararamdaman. Ang tanong kasi doon, nasaan yung mga multo ng mga time na 'yon? Natutulog ba sila? 'Di ba? Sinabi ni Sir Hiwaga, wala siyang idea kung nasaan. Nabawasan ba ang credibility ni Sir Hiwaga? Hindi. 'Di ba? Mas mababawasan ang credibility ni Sir Hiwaga kung mag-iimbento siya ng sasabihin niya. 'Di ba? Yung respeto nandoon pa rin. 'Di ba? Kahit nga yung mga professor, 'di ba? Hindi naman tandaan mo yung mga taga NASA. Alam niyo ba 'yun? I don't know if it's urban legend or totoo ano. Kasi 'di ba may space race ang Russia tsaka US. Kung sino una makakapunta sa space. So pag nasa space sila, ang unang problema gravity. 'Di ba? Ang unang problema nila dun sa space gravity. So ang need nila magkaroon sila ng pangsulat sa space. Hindi gumagana ang ballpen sa space kasi nga kailangan ng gravity noon para bumaba yung ink habang nagsusulat ka. So ang nangyari, nag-develop ang NASA ng pressurized pen na basta malaking pera ang inano doon sa development ng pen na yun para makakapagsulat ka sa space. 'Di ba? Yung mga Russian, alam mo kung ano ginamit, lapis. 'Di ba? Minsan kasi kahit may mga bagay na sobra tayong talino na yung may mga maliliit na bagay hindi na natin naiisip. I don't know if it's true ano, pero may nagde-debunk no kung totoo yung istorya na yun . Yung ano, paki-enlighten me ha. Kasi napakinggan ko yun, urban legend yata yun . Yung ballpen sa NASA. Something like that ano, tapos sa kasi ang mga taga-US astronaut ang tawag, 'di ba? Ang sa Russian cosmonaut, diba? Then ito pa, may idadagdag ako. Anong oras na ba? 28, sige, abo tayong 30 minutes. Dito sa ano na to, may account na nagsasabi dito. Biglang lumitaw tong account na to . Tong inggiterong kulubot, sabi niya ganoon. Hoy, huwag kang mag-delete ng comment mo. Ay, huwag kang mag-delete ng comment. Wow kung masabi ka kay kung makasabi daw ako kay Idol Beams. Beams, ba't mo binubura yung negative comment mo? Naku, lalo ka. Naanghangan ka lang sa comment ko, binubura mo. Palibasa, wala views, di makasahod sa YouTube. Hindi ko nakikita yung connection ng pagbubura ng comment sa views. Tsaka isa pa, patunayan mo nagbubura ako. Ano ba yung solid proof mo na nagbubura ako? Eh pag nagla-live nga ako, ano . Wala nga jacket yung mga tao dito . Kasi ayoko may magbura . 'Di ba? Hindi ako nagbubura. Anong sense ba maaanghangan ako? Eh kayo nga hindi kayo makaharap sa akin . Sa harapan na usapan, comment lang. 'Di ba? Dito pa nga lang wala nang kwenta yung argumento mo dito . Anong use, bakit ko buburahin yung comment nyo? 'Di ba? Eh kayo nga, gusto ko kayo makausap ng harapan live. Kaharap ang maraming tao. Comment lang, buburahin ko pa. Come on. 'Di ba? Ano bang argumento na maisasalang mo diyan sa maanghang na comment mo na 'yan? Ad hominem yung tanggalin mo ang maskara mo. Ano ba mga balik sa banlag ako? Yun na ano ko, lalo na tong bugok na tag life na to. Pagdating dun sa ano ni Maestro Ozzy, ano na, di ba? Come on man, ano pa bang maanghang na comment ang kailangan marinig ko sa'yo? Di ba? Sinilip mo, may sinabi ko na. Nagbubura naman talaga si Bimbi . At may patunay ako, nagbubura siya . Ikaw, may patunay ka ba nagbubura ako?
Eh gusto ko nga kayo makaharap. 'Di ba? Tapos buburahin ko pa yung hindi ko ma kahit kailan hindi ko nagigets yung logic. Si RSA din ganyan din ang binanat sa akin noon eh. Talagang inilaban ni RSA na binubura ko daw yung ano niya at binablock ko daw siya. Sabi ni RSA. Then nakita ko yung comment niya, inano ko sa kanya, binalik ko na daw uli. Paano nangyari yun? Binura ko yung comment, tapos binalik ko uli. Eh mas gusto ko nga magharap tayo eh, kaysa niyang ganyan min eh, di ba? Kayo naman, gumawa naman kayo ng argumento na hindi yung burahan ng comment na yan. Ang ano nyo, yung mali ba yung sinasabi ko? Sige, doon tayo mag-start. Ano ba yung mga mali na sinabi ko? Sinabi ko na niya, binigyan ko din ng pagkakataon niya si Maestro Ozzy. Sabihin niya, ano ba yung ano, yung bawal na ginagawa ko? Or ano ba yung tinanong ko sa kanya kagabi? Nakalimutan ko na. Basta tinanong ko sa kanya, be specific. Sana kung ano yung mali sa ginawa ko. Katulad ng alin. Para malaman natin, hindi pwede kasi yung laging generic na yung ginagawa mo ganito, yung ginagawa mo ganyan. O asan doon sa ginawa ko ang ganyan? Asan sa ginawa ko yung ganito? Diba? Be specific tayo mga men. Hindi yung ganito na, kama, napaka-petty nito men eh. Napaka-trivial nito na sabihin mo na naanghangan ka lang sa comment ko. Ano yung maanghang sa comment mo men? Diba? Pwede, inggiterong kulubot kung gusto mo, schedule natin, i-comment mo sa pagmumukha ko yung mga sinasabi mo. Diba? Eh, problema naman sa inyo, atras naman kayo, gagamit ka ng ganitong account na hindi ka naman kilala. Diba? Ewan ko sa inyo. Diba? Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako masarap yung tulog ko kagabi. Anyway, yan lang po muna, na overtime na tayo ng 3 minutes. Maraming salamat po. Bye-bye.